Hey, what's up? I'm a bad boy. So, napakapangit na balita yung dumating sa akin kagabi. So, yun nga, nahampas nga ni Awit Gamer si Merk sa ulo nung baseball patata yun. So, hindi ko alam totally nangyari eh. Kasi alam niyo naman, si Merk malayo na sa amin, di ba? QC siya, kami dito, Tagaytay. Tapos, hiwalay-hiwalay pa kami ng tropa, di ba? Nang bahay ngayon. Kaya sobrang nanggigigil kami. Kasi kung nandun kami sa lugar na yon at kung magkakasama talaga kami, nako, GG sa akin yan si Awit, sinasabi ko na. Ako, ayoko na ng mga ganitong, ano eh, mga ganitong issue eh. Kasi, issue na nila yun. Eh syempre kapatid ko yun eh, 'di ba? Kapatid ko sa Bruce ko yun eh. Kaya nagulat lang talaga ako tsaka na-disappoint kasi si Awit pinatuloy ko doon sa Bruce ko mansion namin dati. Talagang tropa talaga. Tapos ganun yung gagawin kay Mark. Kaya ako naiinis eh, grabe, ba't ba dadating yung point na kailangan hampasin sa ulo? May pag-asang pwedeng ikamatay ng isang tao yun eh, 'di ba? Kaya yun nga sa mga hindi nakakapanood ng vlog ni Mark sa FB page na nag-upload eh. So papanoorin natin ngayon kung ano ba talaga nangyari kasi mahirap siya makausap ngayon eh. In-update lang ako ng tao doon sa kanila eh. Ayun guys, tara. Hey, what's up mga ka-bad boys? Gusto nyo bang kumita ng easy money? So may alam akong isang betting app na namimigay ng malaking papremyo. At sobrang bilis pa mag-cash out dito. At guys, ito yung tinatawag na 1xbet. So yun guys, kapag magre-register na kayo, huwag nyo nga kalimutan tong promo code ko na 1xjona para makakuha kayo ng bonus na up to 7,000 pesos. So yun mga ka-bad boys, kapag magka-cash in kayo, syempre i-click nyo yung GCash. Ayan, click nyo yung GCash. And then ilalagay nyo yung minimum 300. And then GCash account number nyo, GCash account name. So yun mga ka-bad boys, so unang gagawin natin, i-click natin yung Swampland. Ayan, hinanap ko na siya. So yun mga bad boys, ganito na rin yan. Siyempre, play sa bet. Siguro 90 pesos muna. So ayan. So feeling ko dito yan sa gitna. Oh, take winnings. Yung 90 pesos ko naging 117 pesos na agad. Napakadali lang, di ba? So guys, kung ako sa inyo, i-click nyo na yung link na nasa pin comment. At gamitin nyo guys yung promo code ko na 1xjona para may bonus kayo na up to 7,000 pesos. Let's go! So yun mga ka-bad boys, nandito na nga tayo sa FB page ni Merk. So dito natin makikita yung update sa nangyari, kung ano ba talaga yung nangyari. Please family, bali. So eto nga, napa-hospital si Merk gawa nga nung pagampas sa ulo. So sobrang delikado, buti nakakapagbiro pa to si Merk. Tawa talaga ako sa kanya, please family, sobra. Bakit magtago-tago ka na yun ang makasabi ko sa'yo, Tol? Pwede kang mapahamak sa ginagawa mo, yun ang totoo. Basta mo talaga ako sa ulo, Tol. Natatawa ako sa'yo. Naniniwala ka niya sa mga nagsasabing hampasin mo ako sa ulo. Hindi mo ba alam na pwede mo kayo ipahamak yan? Ngayon, Tol, ngayon pa lang sinasabi ko na magtago-tago ka na, Tol. Ngayon pa lang. Lalabas na ako dito, Tol, ng lawyer ko. Sobrang nag-glory pa ako sa nangyayari. Pero, wait, grabe. Grabe ka talaga. Tamahan ako sa'yo. Pamilyado ka. So, yun na nga guys. Kumbaga tayo tapos na tayo sa ganito eh. Na away-away, di ba? So, yun nga, nakita sila sa personal, di ba? Sa online, ganun din kami dati ni Bun eh. Nag-ano kami, nagkita kami, yun, nagkagulo, di ba? So, pare-pares na tayo may pamilya ngayon. Si Merk, si Awit, pare-pares ng may baby, sabay. Ganun pa ang nangyari, di ba? Dapat iniiwasan na yung mga ganito eh. Pero ang ano kasi dito, parang yabang pa ni Awit eh, di ba? May mga nakikita kasi ako sa FB page na nagyayabangan sila, ganito, ganyan. Which is, nauna si Awit, sabay umaatras, sabay lalaban, sabay, yun nga, ng hampas. Dapat kamaw sa kamaw lang, di ba? Guys, ito naman yung nasa bahay nila. Pero gusto kong sabihin na okay na ako ngayon. Yung sugat, hindi naman siya ganun kumikirot-kirot, pero na pag masasagi. So medyo nahihirapan din ako matulog. Sobrang di ako makapaniwala sa nangyari kagabi. Sobrang bilis sa mga pangyayari. As in, naisip ko agad yung asawa ko, yung anak ko, yung pamilya ko. So salamat nga pala kay Kuya MG. Kasi andun agad siya kagabi nung nangyari yon, nung sinabihan siya ni Pam. Sobrang di talaga ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala sa part na ano eh. Sa part na sobrang siya, ano niya yun? Sobrang siya ni Awit na pinanood ko yung live niya. Sinasabi niya sa lahat na ipamalita niyo na nahampas ko si Merk. Pinamalita pa pala ni Awit. So papanoorin natin mamaya kung nasan yun yung video na yun na nagyayabong pa siya. Hindi mo ba na pag nakapatay ka, tanga kulong ka?
So, ang balita ko pati daw yung mga kasama ni Awit, kaya yabang eh. Subukan nyo kami. Subukan nyo kami. Tingnan natin. Tapos ang alam ko, kinukonsinti ka pa raw ng tatay mo eh, no? Ako yung tatay ko, hindi ko kinukonsinti eh. Kumbaga sarili ko na lang eh. Kumbaga, inaawat pa ako ng mga pamilya ko. Lahat sa mga kaloko ako dati. Sabay ka, kinukonsinti ka pa ng tatay mo. Gara. Hindi, kung may problema kayo, gusto nyo yung rumble, sabihin nyo agad kami, hindi yung pagtutulong nyo si Merck doon. Diba? Ito, panawarin pa natin yung iba. Ano pa ba? Isang salita ko lahat. Ano na napag-usapan sa'yo? Ito na. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na, Awit, humarap ka sa bagay na ginawa mo. So, yun yung masasabi ko sa'yo, Tol, humarap ka. Kasi ngayon, bakit wala ka na sa inyo ngayon? Ano nangyari, Tol? Kagabi pa lang, Tol, kagabi pa lang. Habang nasa ospital ako, lahat inasikaso na ng lawyer ko. Pati na baby, inasikaso na nila lahat. Tapos ang pinakamatindi pa ng pagkakamali mo, Tol, i-share ko lang sa iyo ha, kung gaano kang kaewan, Tol. Nag-live ka pa talaga na sinabi mong pinalo mo. So, sobrang lakas ng ebidensya ko talaga sa ito. So, yun na nga, magsasampa ng kaso si Merck. Pero kung sa akin to, huwag nasampa ng kaso kung nagka-personalan, di ba? Kung baga, nagkasakitan eh. Sakitan na lang ulit. Huwag nang idaan sa legal. Sakitan na to agad. Eh, kung nagtatago ka man, siyempre, kung ayaw mong madimanda, di magsunto kayo ng 1v1, hindi yung ano, yung may mga tropa ka pang kasama, di ba? Dapat kung mag-isa lang din. So, yun mga ka-bad boys, nandito ba tayo sa FB page ni Awit. So, meron siya ngayong video na nakaka-upload lang, napapanoorin natin. Nangaasar pa siya. Yo, Mike, kamusta ka? Andito na yung sundo mo. Susunduin na kita. Pasensya ka na kung inaasar kita. Kasi tanga-tanga ka. Yan, napapala ng mga matatapang sa social media. Tapos wala namang bayan sa personal. Paano maging ko ng bayag eh? May kasama ka. Kung may bayag ka, 1v1 kayo, ganun yun. Wait! Asensya ka na. Naging wise lang ako sa pagharap natin. Ako yung halo ko. Ako yung mapagpakumbaba nung time na yon. Nagpakumbaba ako sa'yo. Hindi mo ako pinatidyan. Ngayon ako ang angel ng buhay mo. Ako ang gagabay sa'yo upang hindi ka mapahama. Mike, pasensya ka na ha. Natatakot na kasi ako eh. Parang gusto ko nung lumipad. Parang hindi mo na ako makita. Di ba? Alam mo yun, right? Pero ganun pa man, Mike. Kung nasa ka man, pwede kitang puntahan kasi nakakalipad ako. Ako, hindi ako atras. Hindi ako atras, Mike. Okay, hindi rin siya atras. So, eto sa isang video niya, parang tinitira niya si MG. Ito na to, alright? Tara! What's up sa mga ka-hombre ko dyan? At nag-uusapan naman niya pala ko. At syempre, mga ka-hombre ko, grabe talaga. Grabe yung nangyari na yung kahapon. Dun sa naging confrontation between Merck at saka si Awit Tabor. Alam niyo mga ka-hombre ko, ito, seryoso ha. Ito, Awit, no? Sinabihan ka na. Okay. Kung hindi ka naman... Yan, puro mute. Siyempre, kung sino ba hindi magagalit, putek, maghaharap kayo sa pirmahan ata nito. Sabay, ganun ang gagawin, wala pa sa laban, di ba? Nako po. Dapat alam mo, no? Dapat alam mo yung pinirmahan mo, no? Ganito yan, ipapaliwanag ko sa yung okay? MG, makagago. Alam ko yung pinirmahan ko. Naiintindihan ko yun. Pipirma ba ako doon kung hindi ko naiintindihan? Kung pinagsabihan mo yung bata mo, walang mangyayaring ganito. Naiintindihan mo? Di ba? Apaka-basic nun. Nakakainis yung ganyan. Dati nasa ganyan akong estado ng buhay. Sobrang battery na battery ko. Lagi ako stress, di ba? Kung ako sa kanila, mag-focus naman sila sa mga anak nila. Yun na yun. Pero kung sa akin dito, ang may mali dito sa Awit talaga eh. Kasi andun yung trash talk nila, yung yabangan nila eh. Kaso nga lang, nanakit to. Nanakit. Kumbaga, kunyari, hindi ko rin tropa si Merck. Sino yung unang nanakit doon? Siya yung may kasalanan, di ba? Tsaka nakakainis talaga dito eh, yung mga kasama din ni Awit eh. Mga sulsul din yan eh. Pero kung alaman ko na nasulsul din yung kuya Wamos niya, pati yung alam ko yung tatay niya eh. Magtukulong-tukulong kayo. Maniwala kayo sa akin eh.
paglalagyan kayo. Kami, nagiging tahimik na buhay namin eh. Wala na kaming mga ganyan-ganyan, di ba? Pero kung sisimulan nyo ulit, mag-iinit ulit yung dugo namin sa mga ganyan kung gusto nyo. Kaya mamaya guys, pupunta rin itong Bruce Gubros kasi sobrang galit na galit talaga rin sila eh. Ako talaga kagabi, sobrang gigil na gigil ako. Gusto ko pagmura itong hayop na to eh. Sipin nyo naman, di ba nung pumunta yun sa BM dati, tangin nakabait-bait. Siyempre eh, ako kaharap eh. Eh nung sumirkan katapat, akala mo kung sinong lalamunin niya, di ba? So ito yung ano, yung video niya. Takot pa yan kay King tsaka kay Russell ay lumaban. So ito yan guys, 1 year ago na. So February 13. So anong February? Ano ba? February rin ngayon, sakto isang taon. Isang taon nung pumunta siya sa Brusco Mansion. So buti nga, pinapasok ko pa to. Ito rin yun naman, no? Ano ba yan? Pinagugulo eh. Mas 12 na ng gabi. Pre, ba't ka nang gugulo, pre? Eh ako nang gugulo ba? Lumabat ka dyan, dukoting kita. Ito guys, yung pinakauna sinabi niya agad nung ano, kaya niya ako pinuntahan. Buhay ko eh. Dali nga ito, Jono. Ay, tayo. Matalas 12 yung gabi, nagbogulo ko. Jono, Jono. Parang awam mo. Laban mo sa ano, battle of suntukan ng ano. Bakit? Ba't mo gusto lumaban doon? Gina nga kasi ako eh. Kanina pa ako nagarap ng hukat sa kanto. Ikaw, Sino? Turo mo. Isa-isa ko kayo sa loob. Diba, ganyan pa yan. Ang bait-bait niyan off-cam. Talagang kuya pa yan tawag sa amin lahat, no? Tapos ganyan lang gagawin niya kay Mark. Eh, gago ka pala eh. Ang kapal ang mukha mo eh. Pinakain ka pa namin sa Brusco Mansion. Sabi ko rin lang gagawin sa isang kapatid namin. So, ito pa yung mga katuwaan namin nandun. Sabi ko, kung gusto mo may kalaban, sira sa labanan mo. Ayaw niya daw. 12. Pero siguro ganun na nga, pag dumadami yung pera, di ba, hindi kaya kontrolin, sobrang dami mong pera, gusto mo nang yabangan lahat ng kahit sino, dapat hindi ganun. Kasi ako dumating naman yung time ko sa ganyan, pero natutunan ko agad na huwag mang hamak ng kapwa, di ba. Pag nagka-pera ka, be humble ka lang, kagaya namin ngayon, wala na kaming pakialam eh. Ako, wala na akong pakialam ngayon, nagsasaya na nga lang ako dito eh. Kumbaga, wala na akong mga katrastukan online. Guys, sa buhay, dapat maging ano ka lang, maging humble ka lang. Hayaan mo lahat ng mga sinasabi ng kung sino-sino sa'yo, basta ikaw, alam mo yung focus mo. Diba? Pero kung ganyan ka lang din, magagaya kay Awit, eh wala. Walang mangyayari dyan, wala lang. Kung matuloy yung suntukan itong dalawa ni Awit tsaka ni Merck, kasi ayaw nyo lumabang karasi tsaka kay King eh, kasi may pagkakalagyan siya eh. Kaya kay Merck siya lalaban eh, diba? Eh wala, maniwala kayo. Tumba yan pag naglaban sila ni Merck. Kaya guys, itindan na natin ang Brusco Bros dito na makapunta. So yan mga kabad boys, kasama ko nga pala ang Brusco Bros dito kasi nag-gym kami. Tapos tingnan natin ano masasabi nila sa ginawa ni Awit kay Merck. So bros, baka na ano nyo na, nabalitaan yung ginawa ni Awit kay Merck. So syempre, magkakalayo na rin kami guys, tapos minsan-minsan lang kami magkita dito, and then si Merck mas malayo. Kaya kung rest back man, masyadong malayo si Merck sa amin. Kaya bros, ano mong masasabi sa ginawa ni Awit kay Merck? Hindi, bad trip yun. Kasi kung nandun ako, baka syempre pagtatanggol ko si Merck, masasabok rin si Awit. Pero syempre ngayon nakalipas na, medyo wala namang galit ko. Eh hindi rin naman ako galit kay Awit eh. Siguro nabugso lang siya ng damdamin, pero sana hindi na maulit yung mga ganyunan. Eh delikado yun eh, baseball sa ulo, pwedeng mamatay pre. Tsaka pwede naman kayo magboxing, tapos bati na, laro lang naman yun eh, ba't kailangan magkainitan pa? Pero syempre, bugso nga ng damdami, magkakalaban. Eh sana hindi na maulit yun yung mga ganun. Palaro lang naman yun eh, walang paigunan. Yun, Awit, ano nga pala, bakit sa dami-dami yung tataman, ba't sa ulo? Kasi ano eh, si Merck yun eh, kumbaga alam naman natin si Merck eh, si Merck ay isang tao na talagang namang napakalaki ng pangarap niya sa buhay. Tapos bakit hampasin mo sa ulo, eh delikado yun. Alam ba, halos lahat ng mga tao, kapag nahampas sa ulo, pwede magkaroon internal bleeding, gano'n. Pero ako yung sa beef niyo yung dalawa, eh, kayo na bahala doon, pero wala namang dahas. Kasi, syempre, hindi natin malaman paano kung may nangyari masama kay Merck, diba? Pwede kang makulong doon, gano'n. Kaya, yun na lang, ingat na lang kayo parehas. Tapos, kung ano man meron sa inyong dalawa, settle niyo na lang siguro sa ring. Alam ko kayo, magkakabatean ba kayo? Di ba, nung nag-ano tayo, doon tayo sa Battle of YouTuber, talagang nagbabatean naman eh. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung ano nila, alitan nila, Merck, pero yan nasablay talaga yung ginawa mo. Pare, dapat ano, sana hindi na maulit yung mga ganung ano, dapat hindi na kayo nagsakitan. Tama yun. Medyo masakit lang sa part namin kasi syempre kaibigan namin yun. Eh masabi ko siya, Awit, maling-mali yung ginawa mo. Kasi isipin mo, kung sa'yo ginawa yun, syempre bad trip na bad trip ka, bago yung mga kakilala mo balak sumugod doon, di ba? Oh, kaya dapat huwag mo gagawin sa kapwa mo yung ayaw mong gawin sa'yo. Yun lang yun. Tama yun. Kaya dapat hintayin nyo lang yung laban nyo para sa katama na yung dadaan na lang, no? Pagka mga ganung bapaluin pa, masama yun. Suntukan na lang kayo. Walang gamit na mga ganun. Kasi kung magsasampa ng kaso si Mark, makukulong ka. Bawat talaga yun eh. Bawat talaga yun. Awit, ganito. Sa akin mo gawin yun, subukan mo sa akin gawin yun. Kasi inamin mo ako dati. Subukan mo lang. Harapan. Hindi, inamin mo ako dati. Kalma ka lang, kalma. Hindi, nakakainis kasi sa part namin. Si Mark kasi,
Petro pang tunay namin yan. Tapos basta manapas yung sagot. Bad trip lang. Bad trip. Kasi kung tunay ka lalaki talaga, pre, huwag kang gagamit ng mga armas. Kung kamao, kamao lang. Wala ka ba? Dapat ito lang. So huwag mong sasaktan si Mark ulit ha. Ayaw makikita mo ang... Eh, magbo-boxing sila. Magbo-boxing ba? Kita-kits. Pero bilang tropa ni Mark nga, eh nakaka-bad trip din talaga yung ano. Siyempre, ikaw, nahampas ka sa ulo eh. Kahit sino naman eh. Iba magiging reaction nun eh. So hanggat maaari, iwas tayo sa mga... ano, mga ganong klaseng away. Kasi, kunyari, kung may alitan kayo sa isa, pwede nyo naman pag-usapan. Diba? Kung, kasi ako, sa totoo lang, di ko naman alam kung ano yung pinagmula ng away nyo. Pero bilang tropa nga ni Merck, syempre, kung nandun nga kami, eh, hindi namin alam kung ano pwede namin magawa. Siyempre, so yun. Sana, isipin mo na lang din, tama si Jerry, kung wag mong gagawin sa iba kung ayaw mong gawin sa'yo. Awit, ano, parang hindi ka lalaki lumaban, no? Kasi may gamit kang ano eh, armas eh, di ba? Dapat kung galit ka sa kanya, hinamon mo na lang, hindi yung basta mo na ano yun eh. Hampasin kasi lugi siya eh. Hampasin ba sa ulo? Oo, ulo pa. Eh, paano kung ano? Lethal. Hindi, basta sa akin, homies is homies. Kahit anong mangyari, bros ko bros, nasa liwad pa rin ni Mercs. Baga, hindi naman namin alam kung anong totoong mga pinag-ugatan yun eh. Baga, bawi na lang, bawian mo lang Mercs. Sablayan si Awit. Ay mo? Hindi, ako personally, malapit sa akin si Merck eh. Nakakapikon lang kung bakit, 'di ba, lalaki ka nga ay nagahamon ka sa social media, yayabangan mo si Mark ng ganito, ng ganyan. Tapos ganun pala gagawin mo, hampasin mo ang baseball bat. Kung lalaki ka, kamo gamitin mo. Kaya may paraan naman eh para malabas 'yung galit niyo eh. Oh, may BOTY, 'di ba? Di sana kung doon kayo na gano, eh di legal way pa. Pero wala, eh, sablay ka dun eh. Yun lang. Sablay ka nga, awit. Awit sa'yo. So, yun nga. Di ko alam yung purpose niya, bakit niya hinataw si Mark sa ulo. Siguro, baka natatakot na lang siya ng, ano, pag mapalaban ng boxing, parang yun na lang yung way niya para makatakas. Naduwag. So, ewan ko, kung nandun ako, baka hinataw rin siya sa ulo eh. Babawin mo. Gi. So yun mga ka-bad boys, yun na nga, narinig nyo na yung sinabi ng mga kapatid ko sa Bruce ko. Siyempre lahat kami, galit na galit talaga. Kumbaga, kumoldan lang kami ngayon kasi siyempre kinabukasan na rin namin nalaman eh. So yun mga ka-bad boys, bali nalaman nyo na nga yung mga hinaneng ng tropa, siyempre. At siyempre ako din, lahat naman kami, sobrang galit na galit kami nung unang nalaman namin. Pero ngayon medyo nagko-cool down na kasi alam na namin na okay si Merck. Pero ikaw awit, kung gusto mong talaga magkagulo, sige, ayos yan. Sa presscon, sige makapagkita ka sa amin. O kaya kung tutuloy man yung laban nyo ng boxing na 1v1, sige sa presscon, kahit ako yung host sa suntukan ng mga sigat, tara magkagulo tayo kung gusto mo agad ha. Kasi kompleto na kami dun eh. Kahit ilan pa yung kasama ko, may bodyguard ka man o wala, pag-uuntogin ko kayo eh. Pati yung tatay mo. Dapat yung tatay mo yung pa kayo nagsasaway sa mga kalokohan mo eh. Eh gumaya ka sa Kuya Wamos mo. Ewan ko lang din kasi iba off cam sa on kami. Lahat sila kinukonsinti ka sa mga ganyan mo. Eh tara, tara na lang mag-rumble, 'di ba? Kasi kami nananahimik na eh, kumbaga masaya na kami. Minsan na lang kami mag-social media. Diyan, 'di ba? Makikita niyo naman eh. Basta kung matuloy man 'yan, sabihin mo gid ako, lalabanan ka ta ng pustahan. Yung Kuya Wamos mo, pustahan kami kung sinong manalo sa boxing universe. Sige. Kami, alam niyo namang mabait kami, 'di ba? Pero siyempre, iregbiado yung kapatid namin sa Bruce ko eh. Edi simulan na natin, 'di ba? Masabang ako 'yung sagot niyo. Tingnan natin. Mayabang lang naman kasi kayo pag madami kayo eh. So, guys, pasensya na ako ganito yung vlog ko ngayon kasi sobrang great na great talaga kami. Tsaka nag-update lang kami kasi ang daming nagko-commit na tag sa amin ng ganito nangyari kay Merck. So, ayun, pupuntahan ko agad si Merck bukas na bukas agad kasi titingnan ko yung talagang estado niya sa ano ngayon eh. Yung nangyari sa ulo niya eh, di ba? O kamustahin, di ba? Yun, dito na tatapusin yung vlog ko. Kung matuloy man yung boxing nila, sa mga gusto makapanood niyan, kasi may ibang laban eh, sila Boy Tapang eh, di ba? Sila Boy Ungas. Mahanap niyo yung link sa description ko dito sa YouTube. And syempre, mag-register na kayo. And then, 99 pesos lang yung pay-per-view, napakamura lang. Hindi to i-upload sa YouTube guys, live lang to. So yun, dito na talaga tatapusin yung vlog ko. Masasabi ko na sa'yo, awit, Bruce ko, Bruce lang malakas. Dami na kasi ang galit sa amin. Bad boy, rock my delay.